ilang maritime position king. But let our country lead the way in imposing a lockdown and restrict enough to effectively kill COVID-19. Pinabalaan natin yung publiko na huwag mag-post ng mga fake news because you can be liable under the law. Manawagan niyo sa atong kumpiyos ng mausta, sabangan niyo sa mong ato-adlaw ng paninahan. Pilipinas, welcome to 2021. Happy New Year sa ating lahat. Kahit pa nasa gitna tayo ng pandemya, tuloy pa rin ang paggulita ng ating National Quincentennial. Itong pangyayaring ito ay matagal na ring napaghandaan at matapos ang lahat ay nandito na nga tayo, 2021 na. Marami sa mga kaganapan noong 1521 ay nangyari sa Visayas at dahil dito, marami sa mga malalaking events ng National Quincentennial Commemorations ay sa Kabisayaan gagawin. Kaya ngayong gabi, makausap natin ang mga sangay ng pamalaan na kasama sa mga paghahanda ngayon dyan sa Visayas. Mula sa National Quincentennial Committee, ang kanilang Vice Chairman at Concurrent National Historical Commission of the Philippines Chair, Rene Escalante. Mula sa Office of the Presidential Assistant for the Visayas, ASEC Janji Gonzalez. Mula naman sa Department of Tourism, Region 8 Director Karen Tiopes. At Region 7 Senior Tourism Operations Officer Riza Makaibay. At mula sa Lapu-Lapu City LGU, Tourism, Historical and Cultural Affairs Chair Cindy King Chan. Upang malaman kung papaano natin gugunitain itong makasaysayang National Quincentennial Commemorations ng Pilipinas, The National Quincentennial Visayas in Focus ang ating pag-uusapan ngayong gabi. Ito po ang inyong Communications Secretary, Martin Andanar. Welcome to the Cabinet Report. Welcome back to the Cabinet Report. Maraming paraan ng pagbasa sa mga nangyari noong 1521. Maraming perspektiba ang maaring tingnan. At dahil na rin dito, binuo ng pamalaan ang National Quincentennial Committee upang mabigyan ng linaw, direksyon at isang pambansang pananaw ang pagbaliktanaw at paggunita sa mga kaganapan noon. Kasama po natin ngayon si National Quincentennial Committee Vice Chair at Concurrent National Historical Commission of the Philippines Chair, Rene Escalante. Vice Chair Escalante, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi ulit sa lahat at Secretary at sa inyong mga nakikinig. Ito na yung pinaghahandaan natin, Vice Chair, nasa 2021 na tayo. Taon na talaga ng National Quincentennial. And just to bring us all on the same page, ano nga ba ang ating ginugunita ngayon? Ano po ang National Quincentennial Commemorations? Ito pong taon na ito ay napakahalagang taon sa ating kasaysayan dahil po sa darating na Abril, atin pong gugunitain ang tagumpay ng mga Pilipino sa laban sa Mactan. Itong taon pong ito, hindi lamang po sa Cebu ang ating masisentro ang ating komemorasyon, kundi meron po itong tatlong elemento. Una po, meron itong international component kung saan ginugunita po natin ang 50th anibersaryo ng pag-ikot ng tao sa buong mundo. Ito po ay pinangunahan ni Magellan at itinuloy po ito ni Sebastian Elcano. Dito po rin po sa taon na ito, gugunitain din po natin ang 50th anibersaryo ng pagdating ng Kristyanismo sa ating bansa. Hanggang ngayon, ito pa rin po ay dominanteng religion sa ating bansa. At yung panghuli, yung nabanggit po, ito po yung taon kung saan ipinakita ang kabayanihan nila Lapu-Lapu at ang mga mandirigba ng Mactan nung labanan nila ang puwersa ng mga Kastila. At naging matagumpay sila noong April 27, 1521. So, nagtutulungan po dito ang international community, ang national agencies, pati na rin po ang different local government units ng buong bansa. Ang tema po ng ating National Quincentennial ay Victory and Humanity. Bakit po, Vice Chair? Dalawa po ang tema na tinidevelop po natin, gaya na nabanggit niyo po, Secretary.
Unahin ko po yung humanity kasi I want to be chronological, my explanation. Kaya po mayroong tema tayong humanity kasi gusto nating ipakilala sa buong mundo na ang mga Pilipino ay mayroong magandang kalooban. At ipinakita po natin ito nung dumating po ang Magellan-Elcano Expedition sa Samar nung kalagitnaan ng Marso noong 1521. Nung dumating po ang mga Pilipino, ang mga dayuhang ito, karamihan po sa kanila ang mga may sakit, gutom na gutom, at yung iba ay halos malapit na mamatay. Hindi po ito kilala ng mga Pilipino, subalit sila po ay tinulungan. Sila po ay pinakain, kinanlong, at binigyan ng magandang lugar kung saan sila pwede magpagali. Ito po ay isang katangian nating mga Pilipino na sa tingin ko ay kailangan nating ipagpatuloy at ipakilala sa buong mundo. Dahil po ito ay isang elemento ng ating kultura na hanggang sa ngayon ay kailangan nating itaguyod at hanggang sa ngayon ay tayo pa rin po ay nakikilala. Yung pangalawang tema naman po, Secretary, ay yung victory. Ito rin po ay napili ng National Quincentennial Committee na isang tema na i-develop kasi ito po ay magbibigay ng inspirasyon sa ating bansa na magkaisa tayo, pagtulong-tulungan nating itaguyod ang ating soberenya nang sa ganun po ay manatili po tayong malaya at may pagpatuloy natin ang ating ang pagpapatakbo ng ating bansa sa pamamagitan ng ating sariling mga desisyon. Ito po ay naka-align sa policy ng Duterte administration kung saan gusto niya magkaroon tayo ng independent foreign policy na hanggat maaari ang mga problema na kinakaharap natin ay solusyonan ng mga Pilipino at hindi ng mga dayuhan. Ano po ang mga major activities na ating abangan ngayong taong ito sa buong kapuluan natin? Kahit po tayo ay nasa gitna ng pandemya, hindi po natin i-atras at patuloy pa rin natin pong gugunitain ang makasaysayang pangyayaring ito sa ating bansa. Subalit gagawin natin ito na hindi tayo lumalabag sa mga patakaran ng gobyerno. Ang isang malaking activity na mangyayari ngayon ay yung itinuloy naming art competition. Nagkaroon po tayo ng competition sa pagpipinta at nais ko pong ibalita na ito po ay napakatagumpay. Secretary, sa ngayon po, clinose po namin yung deadline kahapon at ang latest count is 411 entries po ang sumali dito sa competition na ito. Medyo malaki rin po ang premyo dito kasi kalahating milyon po ang matatanggap ng mananalo sa bawat kategorya ng patimpala. At ang mga mananalo po dito ay i-display po natin sa Lapu-Lapu Museum na ipapagawa ito sa mga darating na taon. Ngayon, ito rin pong patimpalak na ito ay tulong din po namin sa mga pintor na naapektuhan ng pandemya. Kasi siyempre, bumagal yung ekonomiya, yung mga tao sa halip na mag-invest sa art ay prioritize yung kanilang kalusugan at yung kanilang pang-araw-araw na pangailangan. At ito pong mga artist natin ay yung iba ay nawala ng hanap buhay. Kaya sinamantala po namin ito na matulungan sila sa pamamagitan ng patimpalak na ito. Ang pangalawa po nating okasyon na sasaksihan sa taong 2021 ay ang 100-day countdown to the D-Day of the commemoration. At ito po ay magaganap sa Lapu-Lapu City ngayong darating na Enero 17. Pangatlo pong activities na ating sasaksihan ay magaganap po sa buwan ng Marso, Secretary. Meron po tayong inaasahang barko galing sa Espanya. Ito po ay kinomisyon ng Spanish Navy at ang naging proyektong ito ay ito po ay iikot sa buong mundo gamit ang ruta ni Magellan. At yung pong mga lugar kung saan dumaong noon si Magellan ay dadaungan din po ng barkong ito at yung mga bansa ay meron sila kanya-kanyang activities para po salubungin ang barkong ito. Sa kasalukuyan,
ito po ngayon ay nasa karagatanan ng Pasipiko, kaaalis lang po nito ng bansang Chile, at ang susunod po na port call nito ay sa Guam, at ang sa buwan po ng Marso, ito po ay darating na sa Pilipinas. Una po itong dadaong sa Samar, kung saan talaga dumaong yung Magellan Expedition, at tutuloy po ito ng Cebu. I-welcome din po ito ng mga local government units ng Cebu. At kapag ito po ay mayroon pang sapat na panahon, ito po ay dadaan ng Maynila at magbibigay din po ito ng port call dito po sa mga opisyales natin sa Maynila, at saka na po ito tutulak ng bansang Indonesia. Ang pang-apat po na event, at ito na po yung pinakamalaking event na pinakahihintay ng lahat, ito po ay magaganap sa April 27, 2021. Ito na po yung anibersaryo ng tagumpay ng mga Pilipino sa labanan sa Mactan. Dalawa po ang venue ng pagdiriwang natin. Ito po ay buong araw na pagdiriwa. Yung unang bahagi, yung morning session po nito, magaganap lahat sa Lapu-Lapu City. So magkakaroon po tayo ng military parade. Magkakaroon din po ng mga cultural presentations doon, yung traditional na kadaugan kung saan ginugunita ng mga taga Cebu yung labanan sa Mactan. At meron din po ilan pang mga activities na magaganap doon hanggang po sa tanghali. Ngayon, pagdating po ng hapon, babalik po ang mga panawin dito sa Maynila para naman po saksihan ang cultural night ng Quincentennial Commemoration. At para po sa kalaman ng lahat, gaganapin po ito sa newly restored Metropolitan Theater dito po sa Kamaynilaan. And inaasahan na po ng lahat na magiging functional na itong Metropolitan Theater na halos 3 dekadang nasara at napabayaan. So malaking event po ito, at dito po makikita natin na ipapakita yung tagumpay, yung victory ng mga Pilipino sa labanan sa Mactan, at kasama rin dito yung victory ng cultural agencies na binuhay itong matagal nang nakasara at nabubulok ng theater. At matatapos po ang araw na ito sa isang fireworks display. Dalawa po ito, meron po dito sa Maynila at meron din po sa Lapu-Lapu City. Ngayon, yung susunod po na magaganap ay ito po ay series of activities na. Meron pong malaking proyekto ang National Quincentennial Committee kung saan minamarkahan po namin ang mga lugar kung saan dumaong ang Magellan Expedition. At itong mga lugar na ito ay linagyan po namin ito ng mga pedestal at mga markers kung saan linalarawan sa mga markers kung anong nangyari sa lugar na ito. So simula po Marso hanggang sa umalis ang expedition sa Oktubre, sunod-sunod po yung mga unveilings ng mga markers na ito, at ito po ay gagawin namin sa pakikipagtulungan ng NQC at yung mga host local government units. Panghuli po na activity natin sa taong 2021, yung pong international conference na i-sponsor din ng NQC. So sa konferensyang ito, tatalakayin natin yung ilang iba't ibang aspeto ng ekspedisyon, pati na rin po yung kasaysayan ng bansa natin nung siglong ito. Meron po kaming bubuing panel na ang magiging komposisyon ay mga Portuguese scholars, at tatalakayin po nila si Magellan at yung mga naganap sa Portugal nung mga panahon na ito. Meron din panel na bubuin ng mga Spanish scholars kung saan tatalakayin din nila yung kontribusyon ng mga Espanyol sa ekspedisyon. At meron din kaming binubuong panel na bubuin ng mga scholars from Latin America, at tatalakayin nila yung mga nangyari sa ekspedisyon nung ito ay nasa kanilang kontinente. At bago dumating sa Pilipinas, meron din po tayong panel na sponsor ng University of Guam, at tatalakayin naman kung ano ang naging kontribusyon at mga nangyari sa Marianas Islands noong mga panahon na ito. At yung huling mga panels ay nakasentro na sa ating bansa. Vice Chair Rene,
para sa ating mga Pilipino, ano ang pinakamensahe na gusto ng National Quincentennial Committee na manatili sa atin kahit na matapos na ang ating pagdiriwang? So, napakarami po, Secretary, ng ating ma-activity sa taong 2021, at iniimbita ko po ang lahat na makiisa. So, Hari Nawa, ang dalawang pangyayaring ito na naganap sa Samar at sa Lapu-Lapu at sa Mactan ay maging inspirasyon ng mga kasalukuyang Pilipino nang sa ganun maging makilala tayo na isang bayang may magandang kalooban at isang bayan na handang lumaban para ipagtanggol ang ating karapatan. At sana po itong mga activities na ito ay maging inspirasyon natin at mapulutan po natin ang aral nang sa ganun maging maganda ang ating buhay sa mga darating na araw. Bilang panghuli, Secretary, nais ko pong magpasalamat sa mga taong nasa likod at tumulong sa amin para maging matagumpay ang mga pagunitang ito. Unang-una po, nais ko pong magpasalamat kay Pangulong Duterte dahil po sa sinuportahan niya po kami ng dalawang executive order na nagbibigay ng legitimacy sa lahat ng mga pangyayaring ito na magaganap sa taong 2021. At salamat din po sa budget na binigay sa amin ng administrasyon. Duterte, nais ko rin pong pasalamatan ang mga kasapi ng National Quincentennial Committee dahil sila po ay patuloy na sumusuporta sa mga activities na ito. At nais ko rin pong banggitin at pasalamatan ang mga local government units, lalong-lalo na ang LGU ng Lapu-Lapu City at ng Samar at ng Cebu City. Sila po ay talaga napakasipag at napakasupportive. Nais ko rin pong pasalamatan ang office ni Secretary Dino dahil talaga pong anytime na humingi kami ng tulong sa kanya for coordinations ay lagi po silang nandyan lang. At isang tawag lang ay sumusuporta sa amin. At pati na rin po sa mga academic communities, sa mga national historical organizations, yung mga local historical networks namin, sila po ay talagang napakalaking bagay para maging maayos at matagumpay itong pag-unita natin nitong quincentennial. Muli, Secretary, marami pong salamat at magandang gabi po sa inyong mga tagapakinig. Sa ating pagbabalik, dediretso tayo sa Visayas upang kumustahin ang paghahanda doon. Tutok lang kayo dito sa Cabinet Report. Sandigan ng isang malayang bansa ang kalayaan sa pamamahayag. Kaakibat nito ang mga mamamahayag na nabubuhay ng may dignidad sa isang lipunan na pinapahalagahan ang kanilang mahalagang papel na ginagampanan. Ako po si Congresswoman Nina Taduran ng ACCIS Party List, ang may akda ng Media Workers Welfare Bill upang maisaayos at mapabuti ang estado ng ating mga kasamahan sa media. Welcome back to the Cabinet Report. Okay, napag-usapan natin kanina ang big picture ng National Quincentennial Commemorations. Ngayon naman, dalhin natin ang usapin doon mismo sa bahagi ng bansa kung saan naganap ang marami sa mga pangyayari noong 1521, ang Visayas. Kasama natin ngayon mula sa Office of the Presidential Assistant for the Visayas, si Assistant Secretary John G. Gonzalez. ASEC, we are finally here, 2021. And the Visayas will be at the center of the activities for our National Quincentennial Commemorations. Across the Visayas, what are the key events that will take place and where? Visayas will be celebrating the 500th anniversary, sir, of the victory at Mactan. No? But yung focal area will be in Lapu-Lapu City. In fact, the 100-day countdown to the 500th anniversary of the victory at Mactan will begin on January 17. It will also mark the Declaration of Liberty Shrine, Mactan, Lapu-Lapu City, a site of permanent display of the Philippine flag like the one we see in Luneta. And there will be a groundbreaking of the Giwan Museum in Eastern Visayas on March 16. And the visitation of the Spanish Navy training ship Juan Sebastian Elcano on March 24 to 26.
also an inauguration of the Battle of Mactan Diorama on March 27 sa Sulu Garden in Miag'ao, Iloilo, and a 500th anniversary of the Mass at Limasawa, Southern Leyte on March 31. And another event would be the 500th anniversary of Christianity in the Philippines on April 14, and of course, the Quincentennial TV Special 500th Anniversary of the Victory of Mactan Commemorative Rites on April 27. Then, we will have a series of unveiling of Quincentennial historical marker in various historical sites in the country, a series of lecture and conference, birth centenary of historians, and many more from March to October 2021. Kumusta naman po ang paghahanda para sa mga events na ito? Sec Martin, smooth naman ang coordination with the local government units, concerned agencies, at tayo sa Office of Presidential Assistant for the Visayas. Involved naman ang mga stakeholders, even the church. And kailangan na lang po ay publicity kasi di pa siya gaanong nalaman at nakagat ng public. We really need the support of government media assets and of course, ng mass media for information dissemination, marketing and educating the public. Alin po sa mga nabanggit ninyong events ang magiging open for physical participation? Lahat ng activities ay really closed for physical participation of the public to ensure safety amidst the pandemic. What the public can do instead is to either watch online or to watch the televised broadcast by the PCOO-RTVM. In fact, we will be posting also these activities on our Facebook page ng Office of Presidential Assistant for the Visayas, and we will try as much as possible to also ask the local government units in the Visayas to cross-post all these events para naman mapanood sa Facebook pages ng mga tao. From the Visayas perspective, what do you want Filipinos as a whole to take away from the Quincentennial commemorations? Visayas has always been the center of tourism in the country. Cebu, for instance, there's Boracay, there's Bohol, and the Quincentennial commemorations will bring history and culture in a modern perspective that will transform tourism in the time of pandemic. In fact, Sec Martin, because of this pandemic, makakatulong talaga yung Quincentennial sa pagbalik ng turismo in this part of the country, yung Visayas. And also, as Visayans, we also expect to have si Lapu-Lapu to be completely known by the country as our first hero to resist imperial foreign colonization. Alam mo, kami sa Visayas, we have always wanted na makilala na talaga si Lapu-Lapu, and this is the time na mangyari na ito. And we hope to spread the transcendental spirit of Filipino resilience and triumphs over odds and challenges as embodied in the victory of Mactan. Alam mo, Sec Martin, Filipinos survived many a great challenge in history, and we will certainly conquer the present and future trials and adversity with the spirit of humanity and victory. Nothing is impossible for Filipinos. Dagang salamat mula sa Office of the Presidential Assistant for the Visayas, Assistant Secretary Janji Gonzalez. From a Visayas-wide perspective, baba po tayo sa regional level, particular sa Central Visayas at sa Eastern Visayas, upang alamin kung saan doon dapat pumunta para madama firsthand ang National Quincentennial. Yan sa pagbalik ng The Cabinet Report. Ako po si Congressman Eric Pineda ng One Pacman Party List, kasalukuyang chairman ng Committee on Labor and Employment dito po sa Kamara, na naninindigan na ang kalayaan sa pamamahayag ay sandigan ng demokrasya. Kaya bilang pagkilala sa natatanging kontribusyon ng mga mamamahayag sa Pilipinas, isinusulong po natin ang Media Workers Welfare Bill upang mabigyan ng nararapat na sahod at mga kaukulang benepisyo ang mga manggagawa ng media. The
Nandito pa rin po kayo sa Cabinet Report at kausap natin ngayon mula sa Department of Tourism, Region 8 Director Karen Tiopes at Region 7 Senior Tourism Operations Officer Riza Makaibay. Director Karen, Ma'am Riza, your regions will be at the center stage this quincentennial. Ano po ang mga dapat puntahan sa rehiyon ninyo na may kinalaman sa National Quincentennial? Magandang gabi po, Sec, at magandang gabi po sa lahat na nakikinig ngayon sa iyong programa dito sa PTV4. We are very, very happy dito sa Region 8 na kasama ang dalawang lugar sa aming rehiyon sa pag-celebrate natin as a country sa Quincentennial Commemoration of the Philippines. So, ang una talagang, kung babasihan natin sa history, ang unang nakitang isla ng grupo ni Ferdinand Magellan nung dumating sila sa ating lugar ay yung isla ng Homonhon. Ito ay matatagpuan sa Giwan, munisipyo ng Giwan sa probinsya ng Eastern Samar. So ang kwento nito, Sec, is after 100 days na pagbiyahe nila sa dagat mula sa Guam at hindi pa maganda yung nangyari sa kanilang fleet nung nasa Guam sila, natuwa sila nung makita nila yung isang island. Ang island nito actually is ang pinatawag itong Suluan. Pero hindi sila maka-approach ng Suluan. That was actually on March 16. Hindi sila maka-approach ng Suluan kasi parang hindi yata maganda yung panahon. So the following day, na gumalaw ang kanilang fleet at lumapit doon sa another island na tinatawag na Homonhon. So this was on March 17. At doon, bumaba sila at nag-pitch sila ng tent sa beach side ng island. Dinala nila doon yung kanilang mga kasamang may sakit at yung buong grupo talaga nila gutom na. So ikinatuwa nila dahil nung pumunta sila doon na they were surprised actually because yung mga inhabitants ng island na yun, nalaman nila na ang babait pala. So tinulungan sila, binigyan sila ng pagkain, binigyan sila ng tubig at tinulungan silang bigyan ng mga gamot, ginamot yung kanilang mga may sakit. So actually, ito yung tinatawag natin na that was the first encounter of the Philippine and the Spanish people. And kumbaga ba, we showed humanity. This was the first time that the West saw the humanity of the Filipino people. So proud kami na part kami niyan. At na hanggang ngayon nga, na-experience pa natin, if you go to Region 8, may experience nyo talaga yung humanity. And the best in the recent years, Sec, na feel talaga ito namin nung magkaroon tayo ng nasalanta kami ng Yolanda. So we felt the humanity among ourselves kasi nagtulungan talaga kaming to rise back after being hit by this super typhoon, and we also felt the love of the entire world kasi tinulungan talaga kami ng buong mundo at mga kapatid nating Pilipino para makatayo rin kami. So this is something that actually we Filipinos, lahat tayo should be proud of. We are so humane, we are so kind. Actually identified kung saan talaga yung point na nag-land sila Magellan at saka nila ang kanyang mga tauhan. At ngayon, if you go there, meron tayo doon monument na pinagawa ng Provincial Government of Samar. At meron din actually doon marker ang National Historical Commission of the Philippines. Pero ngayong taon na nagse-celebrate tayo ng 500 years of our story as a people, as a country, maglalagay din ulit yung ating NQC ng isang marker. This time to mark it, kumbaga, they will reiterate that this very spot is part of our history and we are marking the 500th year anniversary or commemoration. Yung pangalawang pinuntahan na isla ng fleet nila Magellan ay ang tinatawag nating Limasawa Island. Mahahanap natin to sa munisipyo ng Limasawa sa probinsya ng Southern Leyte. So noong March 25, 1521, umalis yung grupo nila Magellan at nag-set sail sila pababa pa papuntang western side ng Eastern Visayas, kumbaga. At nakita nila yung Limasawa Island. So dumating sila doon actually noong around mga March 27 na. And
again, natuwa din sila kasi doon na meet, na encounter din nila yung ating mga ninuno na kasing bait din ng mga ninuno natin na nakita na meet nila doon sa Bumunhon. So, yung lima sawa, meron silang isang Raha, si Raha Colombo. At nung bumaba sila Magellan at mga grupo niya sa Limasawa Island, sinalubong naman sila ng maayos ni Raha Colombo. In fact, tinatawag namin itong yung event na to na parang the first interaction, parang tourism activity. Kasi nung Easter Sunday, where they celebrated the first Easter Sunday Mass on Philippine soil, pagkatapos ng Misa, nagkaroon ng cultural exchange. Ang mga ninuno natin na pinangungunahan ni Raha Colombo, nagpakita sila ng galing ng sayaw. So, in-entertain nila yung mga bisita nila. At naghanda rin sila ng the best ng mga pagkain na maibibigay nila. So, in exchange naman, after that, sa based ito, sir, sa chronicles ni Pegafetta, no? So, after that, nagpakita naman ng gilas ang mga Espanyol. Nagpakita sila ng swordplay. So practically, if titingnan nyo, that was the very first cultural exchange that happened in the country. So pwede siguro siya sabihin, we started tourism in Eastern Visayas. Nung time na pagkatapos actually ng cultural exchange na yan, nagkaroon din actually ng first blood compact between a Westerner and an Easterner. So si Raha Colombo at saka si Magellan, nagkaroon sila ng blood compact to seal their friendship. So again, dito rin tayo, pwede rin namin sabihin the first time tayo nagkaroon ng cultural connection na rin between the West and the East. First of all, magandang gabi po sa lahat ng yung taga-subaybay at taga-pakinig. In regards to your question po, sir, so being the nucleus of celebrations in the country, of course, we would encourage people to visit and rediscover our heritage sites in the region. Now, being the oldest city in the Philippines and one of the oldest provinces in the country, Cebu is more than a business hub and a leisure destination. It still has so many things to tell and, of course, people to explore. Since we're celebrating the Quincentennial celebration, of course, we would encourage people to revisit our historical sites such as the Fort San Pedro, Lapu-Lapu Shrine in Mactan, Magellan's Cross, the Santo Niño Church, Museo Sugbo, and Casa Gorodo, to name a few. The organizations behind these sites are actually preparing activities that would make your next visit a different experience. We would encourage everyone to visit the different municipalities, cities, outside of the, you know, tri-cities such as Cebu, Mandaue, and Lapu-Lapu kasi there are still so many places to explore and attractions na pwede niyong puntahan beyond the metropolis po. Alin po dito ang mga bukas at maaring puntahan ng mga local tourists? So for now, for Cebu, only Cebu City and Lapu-Lapu City are open to receive domestic tourists. The rest of Cebu province are open to local tourists or residents only. For the rest of the region, only Bohol is open to domestic tourists. Negros Oriental and Siquijor are open to locals or residents only. So for the sites that I have mentioned, it's a good thing that most of these sites are located in Cebu City or Lapu-Lapu City. So talagang pwedeng puntahan po ito ng mga domestic tourists po coming from other regions in the Philippines. Actually, today, as of today, bukas na yung dalawang sites na yan, but they only allow local tourists. So we're looking forward na kung kailan mag-decide ang ating local government unit na mag-allow sila ng kahit man lang inter-regional tourism, meaning kami lang muna mga taga-Eastern Visayas, pwede umikot na within our region at makadalaw na kami sa itong mga sites where which is part of our Quincentennial commemoration activities. Kasi last year pa nga lang, Sek, ang dami niyang nagtatanong, ano yung mga pinaghahandaan niyo? Meron ba mga tours tayong pinaghandaan? So, last year pa lang, gumawa na tayo ng tinatawag nating Sinugdan Tours na papuntang Southern Leyte at ngayon pinapinalize din natin yung tinatawag nating Alagyam Tours para dito sa man sa Eastern Samar. The word Alagyam basically means care, to take care of, pag-aruga, humanity. So parang the title in itself is a reflection of what our people are at saka ano yung storya namin
as Eastern Visayans, our history as Eastern Visayans. So aside from visiting sites that are part of the 500th year anniversary, nagdagdag din tayo ng mga topside destinations para kumbaga kumpleto talaga yung visit nila doon, maliban aside from the fact na they're doing a historical tour. So kung familiar kayo sa Giwan Eastern Samar, this is actually ang pambato naming surfing destination. So we have Kalikuan Island in that area. And in the entire stretch actually of the province of Eastern Samar, may mahahanap tayong pockets of places, beachside places, that are best for surfing. At tinatawag namin mga sarili namin that we are the only surfing destination in the Visayas. So we are really positioning the region to be such, and we want to be part of the surf circuit in the entire country. Ang aming surfing sa Giwan is not for the newbies. These are for the pros. We call, ang tawag namin sa aming waves doon ay Odyssey Waves. The best thing, I don't surf, but sabi ng mga surfers, masarap mag-surf doon daw kasi pwede kang sumakay. You ride the tide, the wave, the surge, whatever you call it, either from the right side or from the left side, which cannot be done in other surfing destinations. So, then marami pa rin tayong mga historical sites dyan sa Giwan. Igiwan na lang pala nga, hindi ko pa minimension yung maraming destinations sa Eastern Samar. So in Giwan, the place also figured out as a World War II engagement site. So meron tayong very old airport dyan, kung saan dyan nag-take off actually ang Enola Gay. Ito yung airplanong ginamit para magdala ng bomb sa Japan. So dyan nag-take off yung plane na yan. And then, President Kennedy, he was assigned actually, captain pa lang siya noon ng World War II, na-assigned siya dyan, naka-base siya dati dyan sa Giwan. Okay. Then we also have our centuries-old church. Tinatawag ito ngayon na Church of the Immaculate Conception. So sinimulan itong itayo ng mga Jesuits noong 1550s at unti-unting pinalaki. At later on, nag-take over yung mga Agustinians. So this is the only church in the country na matutuwa ka talaga kasi yung mga decor niya sa mga minor altars were made from shells. Unfortunately, nung nasalanta kami ni Yolanda, isa sa mga nasira talaga itong aming Immaculate Conception Church. Talagang literally, nag-crumble ang church sa lakas ni Yolanda. But then again, we always say, kung meron mang hindi magandang nangyayari sa amin, dahil siguro sa strong faith namin, we know and we believe, and it always happens, meron talagang blessings na bumabalik sa amin. So for this incident na nasira yung aming church that was declared actually as a national cultural treasure of the Philippines, ito ang pinakamataas actually na recognition dito sa ating country, and supposed to be ang church na to, sec, naka-line up na to for a UNESCO World Heritage Site under sa tentative list. Kaya lang, yun ang nasira. But then again, after Yolanda, tinulungan tayo ng US Embassy at saka yung National Museum para maipatayo ulit ang simbahan. Naku, sec, kung nakita mo lang kung how they piece together each and every debris that they picked up. So yung ceiling, meron yung painting, sec. Parang ano, kumbaga sa may mga images sa taas that were painted. So pinulot nila lahat ng mapupulot nilang yero and pieced it all together. Kung ano yung kulang, meron tayong mga artists na galing yata sa Luzon and somewhere in Bohol. They helped recreate again that image. Lahat ng mga santo, mga rebulto na nasira, na balik, they restored it. And it's really, ang ganda-ganda ng resulta. Pagbalik nyo, pag kayo ngayon ay pumunta doon, sec, you will really be amazed and awed at how the artists of our people, dahil na put together, parang Humpty Dumpty ba? Hindi nga lang siya, eh, they were able to put it together again. And of course, we're always thankful to the National Museum at saka to the people of America for helping us. Bukod sa mga historical sites na may kinalaman sa Quincentennial, may mga hinahanda po ba tayong mga events o online activities sa inyong rehiyon?
in relation to the National Quincentennial? Yes, actually, maraming grupo actually ang nagtutulong-tulong para magkaroon tayo ng iba't ibang events na yung pag-celebrate natin ng Quincentennial Commemoration of the Philippines, particularly dito sa amin sa Eastern Visayas. So, simulan natin, Sec, sa mga inahanda actually ng ating National Quincentennial Commission. So, magkakaroon actually ng different occasions, magkakaroon ng unveiling of markers. So, gagawin ito sa iba't ibang lugar sa Region A, particularly in those engagement sites ng Quincentennial Commemoration. So aside from that, at the local end, there are some church-led and some LGU-led activities as well. Maraming prepare na activities for the entire year, so the entire 2021. Pero yung highlights natin, the first will start with March 17, dun sa Giwan, where magkakaroon tayo ng commemoration of the 500th year anniversary program. So kasali dito, syempre yung ating National Quincentennial Commission, kasama na rin yung Embassy of Spain at iba pang mga bisita na dadalo to commemorate this event. Then on March 31, this time we will also celebrate sa Limasawa naman. So magkakaroon tayo ng Quincentennial celebration of the first Easter Sunday Mass at nagtutulong-tulong dito ang simbahan, the Diocese of Maasin at saka ang provincial government of Southern Leyte and the municipality of Limasawa. Tapos, kumbaga, these are the major commemorative events. But every month thereafter, meron tayong mga virtual tours, magkakaroon din tayo ng mga series of virtual lectures on history. And this lecture series that will be spearheaded by our office, ang DOT, will not just revolve on what happened during the time na dumating ang mga Westerners dito sa atin. But we will be telling the story, the 500-year story of our people. So, based ito sa ginawa namang libro ni Father Alcina, who used to be assigned in Leyte and Samar, and he recorded actually all about our culture, our heritage, our food. So, this is really a good learning venue, not just for the academe, but for each and every Filipino talaga. Kasi, kami, we believe na we have to know kung sino tayo eh. We have to know ano yung history natin para maintindihan natin kung bakit ganito tayo ngayon. For the regional office po, we're definitely planning some events to celebrate the 500 years Quincentennial celebration. We are working with the different LGUs such as Lapu-Lapu City, Cebu City, and Cebu Province, as well as private organizations such as the Archdiocese of Cebu, and local tourism stakeholders to come up and organize some activities that does not only celebrate the victory of Mactan, but as well as the Cebuano culture such as food, artistry, and traditions. Of course, in organizing these events and activities, we would strictly adhere to the health and safety guidelines of the LGUs and of course, the minimum health standards implemented po. Bilang tourism promoters ng iyong rehiyon and anticipating that hopefully soon ay mag-improve na ang sitwasyon at tayo ay maari ng bumiyahe sa inyo, what is your message to our kababayans who may be interested in visiting your region in relation to the Quincentennial? We are encouraging our kababayans around the world, if it's already allowed po, to come and visit Cebu and Central Visayas and rediscover our roots as Filipinos. You know, the Quincentennial celebration is a once-in-a-lifetime celebration, and an opportunity like this will never be repeated again. So this is a time where we should be proud as Filipinos because this is not only a showcase of the bravery of our forefathers, but as well as a celebration of how far we Filipinos have come. Of course, we recommend as well for our kababayans to visit other places in the Philippines. Kasi we are so blessed with such a rich culture that each island, place, and destination is worth exploring and something that we must be proud of po. Ang aming message is, kasi Sec, palagi akong tinatanong, Director, kailan bababalik ulit ang tourism sa Region 8? Iisa lang yung sagot ko, Sec, palagi kong sinasabi, ibabalik ko sa inyo ang tanong. Kailan ba tayo magiging responsible? Kailan ba tayo talagang sasabihin natin sa ating sarili na talagang ipa-follow na namin ang protocols under the new normal? Kasi kung kahit ang protocols nandyan, pero hindi naman natin sinusunod or kinakalimutan natin, hindi talaga babalik ang turismo.
hindi natin makukontain ang pandemic. So for everything to do a restart, not just to resend even the businesses in the entire country, for us to do a good restart, it should start from each and every Filipino. Sundin natin ang mga protocols. 9 na buwan na tayo nag-uusap, new normal. Sa tingin ko, hindi na tayo papunta sa new normal. This is the new normal. Kung ano ang tinuro sa atin way back several months ago, dapat yun na ang ating way of life ngayon. Siguro mahirap, but then again, we need to discipline ourselves. So please help bring back tourism in the country, kasi marami talaga ang ating mga kapatid na ang hanap buhay, mga negosyo, mga even small livelihood activities na gagaling sa turismo. Ang laki ng tulong ng turismo sa ekonomiya ng ating bayan. Tulungan natin ang ating sarili, tulungan natin ang tourism industry, tulungan natin ang Pilipinas. Sumunod tayo sa lahat ng mga protocols. Thank you for your time mula sa Department of Tourism Region 8 Director Karen Tiopes at Region 7 Senior Tourism Operations Officer Riza Makaibay. Kapag hindi nakikita sa social media, ay inopen po ang ating opisina para lahat ng mga media entities ay dito muna maglagay. Hindi ibig sabihin walang ginagawa. Yung mga nagdaang bagyo po, talagang yung mga tao dito ay winawarning namin sila na talagang mag-evacuate before the impact. Yung mga air assets po na na-request namin, nagdatingan po kanina, kaya nakaka-rescue at nakaka-relief operations po kami sa mga unreachable areas. Sakripisyo ng mga rescuers hindi matatawaran. 17th Infantry Battalion, itong patuloy na pag-ulan na to, hindi kayang i-drench yung willingness at yung aming commitment to serve and help yung ating mga kababayan. Dahil sariling pamilya nila ay iniiwanan para unahing puntahan at iligtas ang mga nangangailangan. Our National Resource Operations Center ay hindi po tumitigil sa pag-re-repack ng mga family food packs. Makakaasa po kayo, no, that we will sustain our disaster response operations. Medyo mahirap po yung tuloy-tuloy, nakakapagod na po. Subalit, committed pa rin ang mga sundalo na ito pa rin ang aming sinumpang tungkulin na tulungan ng ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Let's all stop the hate. Bayanihan ang ating kailangan. Pamahalaan ay ating pagkatiwalaan. Ito sila nagtatrabaho round the clock. Ibig sabihin, walang hinto, relibo-relibo lang. Tulong ay laging nariyan. Kaya natin to. Babangon rin tayo. Isang mensahe mula sa Philippine Broadcasting Service, Radyo Pilipinas, Republika FM 1, Capital FM 2, at ang Integrated News Team. Welcome back to the Cabinet Report. At the city level, wala na sigurong magiging mas busy pa sa Lapu-Lapu City. Sila na nga ang magiging host sa maraming activities na may kinalaman sa National Quincentennial. At ang kanilang punong abala ay si Lapu-Lapu City Tourism Historical and Cultural Affairs Chair Cindy King Chan. Madam Chair, ano po ang key events na pinagpaplanuhan ninyo dyan sa Lapu-Lapu bilang bahagi ng Quincentennial? Good evening, no, Secretary Andanar, and to all the viewers. Let me just first greet everyone a very happy new year and all the best wishes and hopes for a better year than the previous one. Answer your question. We celebrated the 500-day countdown last December 2019, December 14 to be exact. The wreath laying to Lapu-Lapu by Secretary Berna Puyat of the Department of Tourism, who represented President Duterte, and was followed by a one-of-a-kind musical entitled Mangayaw, showcasing the world of our ancestors prior to the arrival of the Spaniards. It was a grand collaboration of the best musical directors of the Visayas, headed by Mr. Eric De Benegracia, Mr. Ricardo Gardi Labad, and Mr. Junjet Primor showed that we already had a thriving civilization prior to the arrival of the Spaniards. We're not a bunch of savages, but we already had a culture. Then the COVID pandemic all but halted our daily lives, no, the following year. For several months, we were on several levels of quarantine. Still, on April 27, 2020,
in the middle of ECQ status there is here in Lapu-Lapu, we were able to hold a national event commemorating the one-year countdown or the 499th victory at Mactan with a simple offering of flowers for our garden. We were still able to honor and pay respect to our first Filipino hero. It was attended only by Mayor Chan, myself, our Vice Mayor Sitoy, key councilors, City Police Director, and Police Station Chiefs. But it became the benchmark that it is possible to hold national events, but strictly following health protocols. No? So the Independence Day celebration in June was succeeded in 8 sites in the Philippines, which is among the Liberty Shrine was among them. Prior to the opening of the online class in October 1, I requested DepEd Lapu-Lapu to come up with a self-learning module in social science for the senior high school students about the road to 500 years. It's a special lesson on citizenship and social responsibility. And we will launch it together with the 100 Days Countdown. And in last October 9, 2020, we had a simple 200-day countdown to 500 years by illuminating the Lapu-Lapu statue and Magellan's monument at the Liberty Shrine in blue. This is simultaneous with the blue lighting of the Rizal Monument in Luneta Park. Blue, as you may know, is the official color for the Quincentennial. Also, the NQC Facebook page started the daily countdown by featuring different people from all walks of life all over the world. Lapu-Lapu City contributed with pictures of DepEd teachers and some students. Then we also requested a Phil Post to design and come up with a commemorative stamp for the historic occasion. Coming April 1 to 30, which is already the D-Day, we will hold a month-long celebration and it will be participated by the hospitality industry as well as other sectors of our society. We have planned online contests for that period like dancing, tattoo artists, singing, and other contests. As you may know, it's fluid pa. We don't know yet what our status will be on March and April. Huh? On D-Day itself, this is the plan which the NQC have been holding monthly meetings with the NQC. At the Liberty Shrine, we will have a flag ceremony, wreath laying, civic military parade, reenactment of the Battle of Mactan in the morning. In the evening, the NQC members will fly back to Manila for a production event there, no? But here, we will also have a smaller scale production and also a drone and fireworks display. Our musical production will cap off the historic event featuring our local artists, but they are world-class champion of the performing arts. Meron po kayong 100-day countdown dyan. Pakikwento po ito sa amin. The 100-day countdown, no, is already this coming January 17, 2021. And the main highlight is the sunset permanent hoisting of the Philippine flag, which has been designated as one of the few places in the country to be given such honor and privilege under the Board Resolution Number 10, Series of 2020 of the NHCP, who is mandated to determine sites that is deemed worthy of such an honor. And we'll have a fireworks display and a short cultural program will also follow. Only key government officials will be invited and allowed to attend the event. We will still follow safety and health protocols. Madam Chair, the Quincentennial will certainly raise the profile of Lapu-Lapu.
How does the city want people to view or appreciate Lapu-Lapu after the quincentennial? Like the president, no, we want the people, especially the youth, next generation, feel pride in being Filipino. That we already had a culture and civilization long before the Spaniards came, colonized us for centuries. We were not a bunch of savages. We were not found, you know. And we want to show that the heroism shown by our forefathers at the victory of Mactan transcends time and inspires the future Filipino generations to be leaders of change. We want the city to be known as Lapu-Lapu. Before it, we are showcased as Mactan or city of Cebu, part of Cebu province. So now with the under my chairmanship sa TCHAC, we want Lapu-Lapu City to be really known as the premier resort and diving site in the Philippines. And also we want it christened as the Arnis capital of the Philippines also. Hopefully, you know, that we will be ready open with the strain of this new strain of the COVID-19. We hope that will be controlled and the vaccine will be available before the D-Day on April 27, and that travel will be allowed already, especially for international tourists. No, right now we're really greatly affected by the restrictions because tourism is our bread and butter here in Lapu-Lapu City. So right now we are very thankful for the local tourists within Cebu province because during weekends they fill up our resorts and hotels. We allow minors and above 65 years old to out of their homes and enjoy the resorts for tourism purposes. Dagang salamat, Lapu-Lapu City Tourism, Historical and Cultural Affairs Chair, Cindy King Chan. Pilipinas, kahit na nasa gitna tayo ng pandemya, mahalagang makibahagi at makiisa sa National Quincentennial Commemorations. Di lang natin inaalala ang mga pangyayari ilang daang taon nang nakalipas, kundi sinasariwa natin ang pagbuo ng ating pagiging Pilipinas at ng ating pagiging Pilipino. At pinaaalala natin sa ating sarili at pinaaalam natin sa buong mundo ang ating kwento at ating pagkatao. Ito po si Communications Secretary Martin Andanar. Magkita-kita po tayo sa susunod na Biyernes para sa isa na namang Cabinet Report. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang Pilipino! Let our country lead the way in imposing a lockdown and restrict enough to effectively kill COVID-19. Pinabalaan natin yung publiko na huwag mag-post ng mga videos because you can be liable under the law.